Magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa muli, ako po naman muli si Taong Gana. At ito na naman ang ating panibagong reaction video. Sa araw na ito mga kaibigan, magbibigay po tayo ng panibagong reaksyon. Kung nyo pong naalala, mayroon pong taong pajak driver na binigyan ng tulong ni King Lux para po magkaroon tayo ng idea atin pong panoorin ang video ito. Kung natatandaan nyo, nag-viral ang last video natin kung saan nagpanggap ako masakit ang paa at pinasakay ako sa pedicab niya. At dahil marami nag-request sa inyo na balikan si tatay, ito at gagawin na natin. So ito mga kaibigan, yung pajak driver. At alam nyo po mga kapatid, ito po ay umabot lang naman ng 23 million views. Sobrang grabe, 23 million views mga kaibigan, ang inabot po ng video ito. At dahil dyan, nagkaroon ng pagkakataon na muling balikan ni King Lux si Tatay Dentor. Yo, what's up? Ito na, Tatay Dentor. Marami nagre-request nito na puntahan kita at bisitahin kita ngayon kung ano na yung nangyari sa'yo. Especially ito, sa gusto mong ipatay yung bahay. Pagbibigyan natin sila, pupunta ako dyan sa'yo. Antayin mo ko dyan, Tatay Dentor. Pupuntahan na kita. Tara. So, ayun, sumakay na sila ng sasakyan. Sa bumiyahe na sila papunta kay Tatay Dentor. Isa po sa naobserbahan natin mga kaibigan, the reason why na minamahal ng tao ang isang King Lux kasi kapag gumagawa siya ng video, talagang pinagsusumikapan niya, ginagastusan niya para maging realistic at syempre maging kaaya-aya sa mga followers. Akalain mo yun, bumiyahe pa siya, tumawid pa siya ng dagat para balikan si Tatay Dentor. Ang tanong, ano nga ba ang nangyari? O ano na kaya, kumusta na kaya si Tatay Dentor? 20 million views. Anong naramdaman mo? Duwa ko sir, napaluha ko nun eh. Talaga? Oo na. Eto na, at nagkita nga ako sila. No? Akalain mo, sabi ng tatay, tuwang-tuwa siya nung napanood niya. At umabot ito ng more than 20 million views. Sabi nila sa'yo nung nakita ka nila? Kail, aro yung mga nagpanood, oh, nagaluha ang mga mata. Pati doon sa palengke, pag nagbili ko ng ulam, nalaman nila ay ikaw para isuot ko ito. Ikaw yung napanood namin sa kona kay King Lux ha. Ako nga, ay putra nung nalaman. Oo, oh, diba? Parang nagkaroon ng pagkakataon na si Tatay Dentor ay naging instant celebrity. Naging kilala siya. Akalain mo, kung dati walang pumapansin sa kanya sa lugar nila dahil isa lang siyang hamak na pajak driver, ngayon, sikat na siya. Naging instant celebrity siya aside doon sa tulong na binigay ni King Lux. That is 100,000. Pero ang tanong, ano nga ba ang tirahan ni Tatay Dentor? Ano, saan niya ba siya nakatira? Ito inalam mismo ni King Lux ang lugar kung saan nakatira si Tatay Dentor. Ito yung tinutuluyan mo, Tay. Ito talaga tutulog. Ito na. Nag-uuling ka lang, Tay? Oo, nag-uuling na. Huh? Durog pa. So, kung mapapansin natin, typical talagang nakatira siya doon sa isang kulungan ng baboy na ginawa lang bahay. Ang tamang-tama at tamang tao ang nalapitan ni King Lux sa biyayang ito. Bye. Yeah, maraming salamat sa iyo. Welcome sa bagong bahay ni Tatay Dentor. So, doon sa 100,000 na ibinigay, ito ang ginawa ni Tatay Dentor. Kung mapapansin mo ang saya ni Tatay Dentor, kung hindi sa'yo galing, hindi naman ako magkakaroon ng bahay na ganito. Ito na mga kaibigan, yung bagong bahay ni Tatay Dentor. At aside pa dito, doon sa panibagong pagpunta ni King Lux, ito ang panibagong sorpresa. Andiyan na lahat, kumpleto na yan. May unang ka na, may drawer ka, lalagyan ng damit mo, plato, talalagyan ng tubig, may speaker ka, rice cooker, heater, thermos. Parang hindi ako makapaniwala, sir eh. May bigas ka, may foam ka doon, may electric fan ka, at isang LCD TV. Kumpleto para sa'yo. Binigyan niyo ng mga agamitan at mga groceries ni King Lux si Tatay Dentor. At ito, hindi lang doon nagtatapos ha. May panibagong biyaya na naman siyang natanggap. 5,000 10,000
15,000, 20, 25, 30,000, 35, 40, 45,000, at 50,000 pesos tayo. So, yun mga kaibigan, kung atin pong makikita, another 50,000 ang binigay ni King Lux kay Tatay Dintor. Sabi nga ni King Lux, saan mo gagamitin? Sabi ni Tatay Dintor, ano niya, ilalagay niya sa kanyang tahanan para matapos. Well, tunay niyang life-changing ang mga tulong ni King Lux. Maraming salamat at meron tayong ganito na pagkakataon. At nararapat lang mga kapatid ano, na panuurin natin. Ako para sa akin, tangkilikin natin ang ganitong klaseng mga video sapagkat pinaglalaanan ng oras, hinahanap ang tamang tao, at kapag natisod ka ng isang King Lux, siguradong talagang mababago ang buhay mo. Sana patuloy natin suportahan mga kapatid. Nasa baba po ang link. Ako, ni King Lux, suportahan po natin. At itong video ito mga kaibigan, napakalaki na po ng mga nanonood. In ilang oras, wala pang 24 hours ito eh. Pero ang laki na po ng viewers nito, no? Nasa baba po ang link, panoorin po natin at suportahan po natin ang video nito. Thank you so much. Kaya nga po sinasabi natin, tunay na kakaiba ang isang King Lux sapagkat may puso at higit sa lahat, mapagpapala. Ako po muli sa Taong Galang, mga kaibigan. Sana po ay na-inspire tayo sa kwentong ito na ating pong i-share sa inyo. At sana po ay huwag niyo pong kalimutan ding pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated tayo sa ilan pang mga inspiring reaction na ating pong gagawin. Araw-araw po meron tayong reaction video. And shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan na sumusuporta po sa atin at patuloy na nandyan. Of course, mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan sa Team Ayuda Revive, dun po sa Team Burnable, Team Pima, Team Budol, yung pong ating Team Unity, mega love shoutout sa inyo. At syempre, ang ating Team Kulets na talagang laging nandyan, ang ating mga suki sa Bingo Bonanza. Of course, yan si Sis Dit, Munso Power, dyan po si Jocelyn Santelian, Sis Nida, si Judith Borja, si Tan Lailani, si Lesban. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po tayo. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli po. Ano man ang loob, mga pinapasan, malalim ka lamang at malalampasan. Lagi mo tatandaan, kung di ka sigurado.